Hi everyone, this is Rodora from Sydney. Ilang araw na lang po as in nagka-countdown na kami dahil po by October 11, malilift na po yung lockdown sa Sydney, Australia for those people na fully vaccinated. And fortunately, me and my son are fully vaccinated na po. Kaya po by 11, Freedom Day na yun for us. And ang kagandahan po kasi, I will be turning 46 sa October 13 po. And tiyempong-tiyempo kasi open na po lahat for us. And magagawa namin yung na-miss namin ng several months, which is yung manood ng sine. Na-miss din namin kumain sa labas. At gumala at puntahan yung paborito namin lugar, which is yung Eastwood tsaka yung Macquarie. So, tamang-tama naman po kasi malilift na yung lockdown, makakagala na kami, and at the same time, few weeks na lang, mag-payout na naman kami. And I'm very grateful doon sa blessing na dumating sa akin. Kasi nga po, wala pa man din yung payout ko sa akin. Naka-earmark na po ko saan ko siya ilalagay. And ang first recipient ko is yung mother ko kasi sabi niya nga sa akin, gusto niyang pataasan yung kwarto niya kasi po sa Ubando, Bulacan, palagi po may baha dyan. Pag umulan, bumabaha. Kay high tide, kay low tide, basta umulan, automatic po nagkakatubig yung loob ng bahay namin. And since na-bless naman po ako dito sa aking lifestyles business, kaya po sabi ko kay nanay, nanay, pwede mo na mapataasan yung kwarto mo. I'll give you my first payout. Tapos, bibigyan ko rin si tatay kasi tawang-tama, palagi nasisira yung tricycle niya. Kaya sabi ko, okay, bibigyan ko rin si tatay para at least may pampaay siya ng tricycle. And yung aking kapatid na nag-a-act as logistics manager, o diba, social logistics manager ng aking business, sabi ko, aabutan din kita. And yung isa ko pang kapatid doon sa Nueva Ecija na currently nga po is naka-isolate, na na-bless din naman siya kahit papaano. And ang sabi ko nga, na-bless ako ni Lord. And normally, kinikipit ko lang, itatago ko lang yung pera. Then I realize, pag tinago ko lang pala yung blessing na yon, nauubos siya na hindi ko nararamdaman. Kaya nga po, I decided na yung biggest part ng payout na yon is mapunta dun sa pagpapagawa ng kwarto ni nanay. Para every time makikita niya yung kwarto niya, every time na makikita ko yung room ng nanay ko, it will remind me kung gaanong kaganda itong lifestyles business. And kahit nga po ako nandito sa Sydney, Australia at nagtatrabaho ako ng full-time, nagawa ko pa rin talagang iraos yung business na to. Which only proves na global yung company, very convenient, kayang-kayang gawin. Ako nga po wala akong experience sa sales, wala akong experience sa pag-social media. And yet, after a year of immersing, attend sa workshop, nagpapa-mentor, yung patience, syempre nagpe-pray ka, and yung consistently you pursue your dream, and ito po, finally, meron na ring fruits. Kaya nga po, I'm very passionate na i-share yung opportunity for everyone. It's not just benta-benta, it's more of selling the dream maker. Selling the community kasi po wala kayong makikitang live kagaya ng lifestyles community. I'm not saying this because nandito ako. Meron na po akong nasalihan before na isa dito sa Australia. Pero hindi ko na feel yung pagiging I do really belong here. As if a home away from home. Ganyan pong kaganda ang lifestyles community. So if you want to know more, PM nyo lang po ako at Roda Palma. And wag na po kayong magdalawang isip. Just come as you are. And who knows, ito na pala yung breakthrough mo. Yun lang. Thank you.